guys, ito ang gagawin natin ngayon. Tayo ay magpapalit ng crankshaft oil seal. Papakita ko sa inyo kung paano ba yung tamang procedure ng pagkagabit nito. Natanggal na natin yung cover, kaya kitang kita natin yung diferensya, no? Halos pumapatak yung langis dito na galing doon sa oil seal. Kaya pati yung ating timing belt ay nadamay na rin. Kailangan na rin natin palitan yan dahil sa nagputik na siya gawa ng langis. Ayan, kaya ang laki na masisiniran itong panatin, itong oil seal natin, ano mga guys. Ayan, no? Talagang nagputik na siya. Hanggang dito sa ano na to ay nakalata niya na yung mga langis, mga guys. Kaya ngayon tatanggalin natin to. Ipapakita ko sa inyo kung paano ba yung tamang procedure ng pagkabit ng oil seal nito, mga guys, dahil sa medyo kakaiba ito, mga guys. Ayan mga guys, natanggalan natin yung timing belt saka yung pulley. Kaya kitang kita natin dito sa puno ng crankshaft ay talagang dito nanggaling yung oil. Ibig sabihin itong oil seal natin ay may problema na, mga guys. Kaya yan ang tatanggalin natin at papalitan natin ng bago. At dun sa pagkakabit natin, ipapakita ko sa inyo kung paano ba yung tamang procedure at kung ano po yung mga dapat natin iwasan nang sa gayon ay hindi na maulit itong mga ganitong bagay, mga guys. Okay? Ayan mga guys, pagka magtatanggal tayo ng oil seal, talagang masisira na natin to, mga guys. Papalitan na natin ng bago to at sisikwatin na lang natin dito yan, mga guys. Malambot lang naman to, mga guys, kanina lang. Ayan o, diba? Ganun lang siya kadaling matanggal. Yung iba naman medyo masikip dahil sa medyo kumapit na siya, pero ito okay naman, hindi siya gaanong mahirap. Kaya bago natin ikabit to, mga guys, lilinisin natin muna to nasa ganyan ay maayos. And ngayon papakita ko naman sa inyo kung paano natin ikakabit yung oil seal natin at saka yung pagtatiming natin, mga guys, dahil sa kung mapapansin natin wala tayong makikita ang timer mark dito. Nandun sa pulley lang yung timing mark at yun ang abangan natin at papakita ko sa inyo, mga guys, kung paano ba yung pagta-timing sa mga European kagaya nitong Dacker, Renault. Ganun sila, mga guys, hindi kagaya ng mga Japanese, mayroong timing yung pulley, mayroong timing dito sa cover kung saan man dyan. Okay guys. Ayan guys, maganda na yung pagkakalinis natin. Kaya ready to assemble na naman to, mga guys. Mga guys, ito yung bagong crankshaft oil seal natin. Kung mapansin natin, ayan siya, parang isang seal siya. Kasi ito, mga guys, wala itong spring. Na, hindi kagaya sa mga pangkaraniwan na oil seal na nakikita natin, mayroong spring yan. Ito wala. Ayan, tignan nyo, guys. Ganyan lang siya. Ayan. Kaya ito, napakasela nito, mga guys. Ang teknik nito para hindi tayo matagasan ay ginagamitan natin ng special tools kagaya nito para hindi pagsalpak natin doon sa crankshaft, mga guys. Hindi ito matutupi itong gilid na to. At saka isa pa, mga guys, ano, tip ko lang sa inyo. Itong mga ganitong oil seal, pagka kinabit natin,
Ito dapat tong surface na to dry. Hindi siya kailangan lagyan ng langis o lagyan natin ng grasa. Bawal 'yon mga guys, masisira tong oil seal natin. Pag kinabit natin, kailangan dry siya. Ganun kasi lang tong oil seal na to mga guys. Kaya pag halimbawa naglagay tayo ng grasa o ng langis para pangpadulas ka, ibig sabihin pangpadulas ganun pag kinabit natin, hindi siya nagtatagal mga guys, muling tatagas 'yon. Kaya ito dry ito siya. Dapat dry itong surface na ito baga sinalpak natin mga guys. Ano? Papakita ko sa inyo pa natin ikagabit ito mga guys. Ayan guys, bago natin isalpak, ano? I-assemble natin muna ito. Ganito mga guys. Kailangan mag-inuna tayo dito mga guys. Iwasan natin na magkaroon ng tupi, matupi itong surface itong pinaka lips ng mga natin o lisil natin. Bali ito yung special sauce natin, lalagyan natin ganyan yan. Ano? Kailangan nakakap ka doon, doon sa pinaka kanya, busing niya doon mga guys. Ayan, saka natin ito itutulak. Ayan, ganoon lang kasimple ito mga guys. Ayan, kumbaga natiyak natin na nakasalpak na yung pan natin mga guys. Kaya inspeksyonin natin yan bago natin tuloy ang higitin o ihapit mga guys. Ayan, nakita ko wala naman tupi yung labi nya. Ayan, pwede na natin ituloy-tuloy mga guys. Hello mga guys, kakabit na natin itong ating timing belt. Ganito mga guys ang position yun ha. Ayan ha, ito yung gut lock. Ito yung marka sa timing belt. Nating kalimutan. Guys, kakabit na natin yung timing belt natin. Ayan ha. Kailangan na yung maayos yung natin. Ayan. Tingnan lang guys. Ayan. Nilagyan ko siya ng lubrication itong shafting natin para hindi tayo mahirapang magkuhan. Magkabit ng pulley natin para hindi maganit. Sana natin papunasan lang tayo mga sumobra. Kita nyo guys, ito yung pulley natin at saka ito yung marka ng timing belt natin. Ano? Pagtatapatin lang natin dyan. Ayan, ayan, di ba? Kita nyo, ayan. Ngayon, didiscard yan natin para hindi siya bumuka mga guys, para pagka nag-assemble tayo sa taas naman ay hindi na magagalaw yan. Didiscard tayo natin kung paano yung gagawin natin mga guys. Ayan guys, yung position ng ating timing belt pagka nag-assemble tayo. Ayan, ginawa ko rito mga guys para hindi gumalo yung belt natin, yung timing belt. Kinalangan ko muna ng karton para pagka gumalaw-galaw tayo sa taas, hindi siya basta-basta madi-disalign, ano? Sa pagkaka timing mark dito. Ayan mga guys, yung timing mark niya. Ayan. Yun, at saka yung sa belt, ano? Kita natin. Ayan. Yun yung guhit ng timing belt natin. Okay mga guys. Discarte ko lang yun, ha? Hello mga guys. Ito naman yung sprocket natin sa camshaft. Bali ang pinakamarka niya yan. Ito. Kita niyo mga guys yan. Yung sa belt naman natin ay nandito sa taas.
Kaya pipilitin natin yung sprocket na yan para ipagtapat natin. At huwag ninyo nyo kalimutan mga guys ha, kailangan sundan natin itong arrow na nasa belt. Kailangan counter din yung sundan natin yung ikot ng makina. Ganun, counter. Okay guys, ayan mga guys yung pagsisilpins natin. Ayan, ito yung sa camshaft sprocket natin at saka yung sa tumingin natin. Okay, ganun yung position nyo mga guys. Mamaya hikita natin. Ngayon to double check din natin ulit yung nasa ilalim kung baka nagbago naman yan. Hello guys, ito yung sa ilalim natin ano, sa camshaft. Ayan o, kaya kumaga ito ay hindi nagbago. Kaya ang gagawin natin, hikita na lang natin yung tensioner ng timing belt natin mga guys. Saka natin tanggalin itong kapon na siningit natin dito para hindi magbago yung position ng ating pagkaka-timing dito. Kita nyo guys, ayan. Okay, papakita ko naman sa inyo yung paano hikit nito guys. Ito naman yung taas natin mga guys ha. Ayan, ito yung arrow. Sundan natin yung arrow mga guys kung paano yung ikot ng makina. Kung counter, counter din yung po yung belt natin. Ganyan po tayo maglagay ng timing belt ng locker ng mga Renault. Okay guys, hello guys, papakita ko lang yung pihitan ng adjustment natin ito mga guys ha. Kasi doon sa makina natin hindi natin makikita. Bali ito yung pihitan nito guys, kaya torch ang dating gagamitin dito. Yan yung pag-a-adjust para makuha natin yung tamang higpit nitong ating timing belt. Ano guys, kaya dito ko na kinuhanan kasi noon hindi natin makuhanan dahil sa nakagipit siya. Okay guys, ayan guys yung bagong tensioner natin. Kaya pinakita ko sa inyo yung adjustment doon dahil sa hindi natin makuhanan dito na maayos. Okay guys, na nakaintindihan tayo. Yung ating pamihit, ano, itong L Torx. Ayan pa. Medyo maharapuanan ng video. Ganyan guys. Titignan natin yung tamang higpit lamang nito mga guys. Hindi rin pwede yung sobrang higpit, ano, dahil uuwo naman yung bearing natin. Kakaroon siya ng haning mga guys. Mga guys, bago naman natin ito i-final, tiyakin natin na talagang tama yung pagkakatiming natin. Ang gagawin natin yan, pipihitin natin siya kahit na mga one rotation para matiyak lang natin na hindi tutukod yung valve natin sa piston. Masa ngayon eh, talagang kuha natin yung tama at hindi tayo mapapaya sa mga customer natin mga guys. Yan, nilagay ko muna yung bolt nito temporary, pipihitin natin yan mga guys. Ayan guys, nakaisang ikot na tayo sa crankshaft sprocket. Doon naman sa tiyak yan, doon sa crankshaft sprocket natin ay isa pa lang. Ito pala yung isang rotation niya doon. Ayan mga guys. Bali, nakaisang ikot tayo mga guys. Maayos yung kuha natin, hindi suwayo sa nabit. Ano? Walang tumukot, ibig sabihin. Sure bullion ko natin pagkaka-timing belt, yung pagkaka-timing natin. Ayan, halos pangalawang ikot na ito mga guys. Ayan, ibig sabihin na ito lang sure bullion pagkaka-timing natin mga guys ha. Ayan, sure bullion ito mga guys. Okay lang yung tama lang, tamang-tama lang yung higpit natin. Ayan. Okay mga guys, sana mayroon tayo. Guys, pagkatapos natin may assemble, may kabit na lahat yung ating mga spare parts na tinanggal dito. Ngayon ay susubukan naman natin na paandarin.
Bali, na-assemble ko na. Hindi ko na pinuharan ng video para hindi na tayo humaba, mga guys. Ayan. Ayan, papaanda rin natin para makita natin na talagang maayos yung pagkaka-timing natin, mga guys. Ayan guys, dito na tayo sa loob. Paanda rin na natin. Ayan guys. Diba nakuha natin halos one click lang. Ibig sabihin, talagang yung pagkaka-timing natin, mga guys, ay sure ball. Ganun lang, mga guys. Bago natin i-final o ilagay lahat yung cover, huwag po natin kalilimutan na paikutin natin hanggang dalawang beses yung crankshaft. By manual lang, mga guys, ha? Huwag natin i-start para matiyak lang natin na walang tutukod na mga valve natin sa piston nang sa ganyan ay makaiwas tayo sa pagkasira, sa malaking pagkasira, mga guys, kasi pagkamali yung timing natin, doon pa lang makikita na natin, maikukorek na natin kung ano yung pagkakamali natin doon, mga guys. Okay guys, ganun lang naman po, at sana ay marami tayong nakukuhang mga kaalaman, mga teknik, at kung ano bang mayroon sa mga sasakyan natin sa mga European. Ano guys, dahil sa magkakaiba yung mga guys, hindi pare-parehas na, oo nga, isang principle, pero yung mga pagta-timing magkakaiba. Ano mga guys? O sige mga guys, ingat tayo lagi.